pandemic, somehow it opens opportunities. Ako, ito yung naging pagkakataon ko na makatulong kay Papa sa kanyang gawain. When elected, my father has promised all the Lucenahins na as their mayor, ang maglilingkod sa Lucena ay hindi lang siya. Kasama niya kami, buong pamilya niya. At bilang panganay na anak, I know I need to do more for my father and for all our kababayans. Kahit limitado ang mga naging galaw natin ngayong panahon ng pandemya, hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay, hindi tayo pwedeng makipagkita sa ating mga kaibigan, hindi naman ibig sabihin ito titigil na ang ating plano sa buhay. Alam natin ang gobyerno natin ay lumalaban sa health crisis, pero tayo rin po may sariling laban sa ating mga sarili. Katulad na lang po ng pagiging healthy at pagiging fit, dapat po lagi po natin itong ginagawa, na nakakapag-exercise po tayo at lagi po nating patuloy na kinikip ang pagkain ng tama para po mas matibay pa po ang ating pag-iisip. At pinakahuli po, ang pinaka-importante, let's keep ourselves productive pa rin all the time. Hi! Samahan ninyo ako sa aking Millennial Alkalablog. Dito ipapakita ko kung anong ginawa ko sa panahon ng pandemya. At pwede nyo rin sa akin i-share kung ano ang mga ginawa ninyo sa panahon ng pandemya by commenting down below. But before I share mine, let me read the stories and comments of our top fans. Malay natin, meron po tayong matutunan sa mga stories and sa mga isi-share nila sa comments nila. Nung quarantine, isa sa pinagkakaabalan ko ay ang matuto ng hydroponics. Ang pagtatanim gamit lamang ang tubig at kaunting mineral. Bukod sa nakatutulong to sa pamilya, ay madali ring gawin. Ang hydroponics ay walang pinipiling edad, matanda or bata kaya mag-hydroponics. Wala rin siyang pinipiling estado. Ang paghahalaman ay therapeutic. Nakarirelax siya lalo na sa mga taong nakararanas ng depresyon sa panahon ng pandemic. Noong panahon po ng quarantine, ako ay naging isang frontliner. Ako po ay naging bahagi ng bagong Lucena Rolling Store sa pamumuno ni Sec. Leonard Pensader. Naging masaya ang aming samahan doon na parang isang pamilya, kaya tinawag po namin itong Rolling Store Family. Nakakaalis si stress kahit nasa gitna ng pandemya. Ginampanan ko po doon bilang isang refiller ng chicken. Lahat po ng truck ng Rolling Store pag naubusan ng chicken, grupo po namin ang kinokontak. Bilang isang frontliner ng bayan ng Pagbilawins, simula po nang ipinatupad ang community quarantine sa buong bansa, ang panahon ng pandemya bunsod ng COVID-19 ang sumukat sa aking katatagan bilang isang individual, pananampalataya bilang isang Kristiyano, pagmamahal sa magulang bilang kanilang nag-iisang anak na malayo sa kanila, at ang paglalaan ng sarili bilang isang lingkod bayan. Mahirap, nakakapagod, pero hindi susuko, laban lang. Nagkaroon po tayo ng community quarantine, lahat po ay bawal lumabas. So nagkaroon po tayo ng maraming oras para gawin ang mga bagay na makakatulong po sa ating personal growth at personal development. Ako po ay tinuloy-tuloy ko lang po ang pag-workout ko. Sa katotohanan nga po, mas dinoble ko pa po ang effort ko na maging healthy. Kasi po, ito lang po ang panlaban natin sa panahon ng pandemya dahil hindi po natin alam kung ano ang lunas sa pandemyang ito. Let me share to you some simple and easy to do physical activities that you can follow while at home. Yes, you heard it right. Hindi mo na kailangan mag-gym to stay fit. You can do all of this while in the comfort of your home. Tip number 1, do a 5 to 10 minute walk. Kahit sa ang area ng bahay niyo, basta maglakad lang kayo na maglakad. Kahit magpaikot-ikot kayo. According to research, walking reduces risk of heart disease and stroke. Tip number 2, do household chores. Nakapaglinis ka na, nakapagpawis ka pa, sweating increases circulation throughout our organs, muscles, and tissue. Nakatulong ka pa sa bahay nyo. Tip number 3, do simple home exercise gaya ng stretching, push-ups, o jumping rope. Ito rin po yung panahon na kailangan maging sobrang lakas ng immune system natin. So kung dati hindi ko pinapansin ang pagkain ng masasustansyang pagkain, ngayon po binago ko na po. Mas naging conscious na po ako sa mga kinakain ko. Kasi ito po ang makakatulong sa pag-boost at pagpapalakas ng immune system natin. More than ever, ngayon ang pinakatamang panahon para magawa natin ang healthy lifestyle. Kailangan nating palakasin ang ating resistensya, and to do that, meron akong simple tips para sa food and healthy lifestyle. First, kumain ng masustansyang pagkain gaya ng gulay at prutas. Second, iwasan ang paglalasing at paninigarilyo at ang iba pang mga bisyo. And third,
huwag magpuyat at kumpletuhin ang 7 to 9 hours na sleep natin per day. Isa po sa mga naging positibong epekto ng pandemyang ito ay mas dumami pa po ang naging oras ko sa aking pamilya. Close naman po kaming lahat, pero siyempre meron po tayo kanya-kanyang buhay, may kanya-kanya po kami activities na ginagawa. So during the pandemic po, mas nagkaroon kami ng time para sa isa't isa. Bonding with the family means a lot. Before, naging kumpleto ang pamilya kapag may special occasions, holidays, and weekends lang. This is because of our daily works and studies. Pero nitong quarantine, nagkaroon tayo ng maraming oras to eat together, to cook together, to watch movie together, and of course, to pray together. Isa ito sa pinakamagandang nagawa ng pandemyang ito. So hindi siya lahat negative. Ang naging paraan ko po para ma-overcome po yung stress ko nung panahon ng pandemya ay ang pananalangin sa Diyos. Kasi wala po tayong ibang masasandalan sa panahon ng pandemya kundi ating mahal na Panginoon. Kasi hindi po natin alam kung paano natin lulutasin ang pandemyang ito. So mas tumibay lang po ang paniniwala ko sa Kanya at mas lalo po akong nananalangin. Kasi wala po tayong ibang magagawa ng panahon na yun kundi mag-ingat at manalangin sa Kanya. Aside from these things, isa sa mga bagay na nagawa ko ngayong pandemya ay matulungan ang aking ama sa kanyang pag-iikot sa lungsod ng Lucena. Sa pamamaraang ito, ay mas nakilala ko pa po ang ating kapwa Lucenahins, nakita ko po ang kanilang pangangailangan, at mas nakita ko po ang kanilang kalagayan. At sa amin naman po, sa amin po ni Papa, wala po kami ibang gusto kung hindi makatulong po sa ating kapwa Lucenahins. Na sa panahon ng pandemya, napakahirap po ng buhay, gusto po namin ay makatulong po kami sa sarili naming pamamaraan. So, ang sa amin po, gusto po namin na malaman nyo na meron po kayong masasandalan sa amin po ni Papa. Alam ko po na tayo po ay nalulungkot sa panahon ng pandemya. Marami po sa kapwa natin Lucenahins ang nawala ng trabaho, nagkasakit at naghirap dahil sa panahong ito. Pero huwag po kayong mag-alala, may katapusan din po ito. Dito po natin na-realize kung gano'ng kahalaga ang ating close friends, family at ang mga taong pumapaligid sa atin. Ang buhay ay kailanman ay hindi magiging perpekto, pero dapat po nagpapasalamat pa rin po tayo sa mga biyayang binibigay po sa atin ang buhay. Pinadapa man tayo ng pandemyang ito, masaya pa rin nating harapin ang padating na Pasko. Kasama po ang nagmamahal sa atin at mga minamahal natin, nadala po ang pag-asa na matatapos din ang pandemyang ito.